Umaga na hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. 26 days to Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sumasama ho sa atin sa ating live streaming channel sa YouTube at Facebook. At maraming salamat sa mga nakikinig ho sa atin sa DZBB. Welcome to the program. Naitay Kapuso, my next guests today, ika nga ni Letterman, I need no introduction. Naitay Kapuso, please welcome Eugene Domingo and Pokwang! Maraming salamat. Meron na. Nga, grabe. Sabi kasi plain lang ang suot. Plain color, anong ginawa? Alam niyo po, tinawagan ko po si Percy Intala, ng producer po ng Becky at yes, Badet. Hindi ako magpapatalo. Sabi ko, anong kulay ng mga damit nila? Ayan nga daw, ay ako combination. Ayan. Kaya, tama naman, Kuya Boy, kasi Pasko, di ba? Correct. Sabi mo nga, 26 days na lang. So, ibig sabihin nun, bukas, 25 days na lang. Pinagsama-sama yung kulay natin. At sasabit na lang ako dito, Christmas decor. Yes, at kami diba? Ngayon, kami na po ang regalo sa inyo ngayong Pasko sa Metro Manila Film Festival. That's December 25. Yes, Becky and Badet, Metro Manila Film Festival. Yes. Congratulations. Thank you. Becky and Badet. Eh, paumpisa na natin, pero upo muna tayo. Yes. Sino si Becky? Ganito yan. Sinabihan sa akin, we have 18 minutes to do this conversation. Yes. Okay. Merry Christmas. Sino si Badet? Anong klaseng pagkatao siya at sino si Becky dito sa pelikula nito? Okay, ako na siya. Sige. Becky and Badet. Ako si Becky at best friend ko si Badet since high school. So kami talaga yung lagi kaming partner sa lahat, sa mga project, sa lahat ng mga pagpapasikat sa school, ganyan, nung high school. Hanggang sa nung medyo nagkaedad na kami, magkasama pa rin kami. Ganito ba tayo? Ewan ko sa itsura natin ngayon kung nagkaedad tayo. Anong regalo tayo? Oo. Magkasama pa rin kami, pero hindi kami masyadong naging successful. Yan. Nabully ba kayo nung high school? Yes. Ay, ikaw nabully ka, sis? Oo. Nung high school? Bilang Badet. Sorry, di pala akong high school. Hindi. Sa pelikula, were you bullied? Ay, yes, Kuya Boy. Oh, sobra. Kayo ba inapi-api? Sobra. Sobra. Ala. As in, nakakaiyak. Totoo. Sobrang grabe. Ala. Kahit sa kagandahan ninyo, you were not popular girls during high school in the movie. Kaya kami nabully kasi sa ganda namin. Dahil sa ganda? Oo. Si Agot Isidro yung the main girl. Oh, yes. Okay. Nabully sa amin. Kasi Agot talaga kasi hindi yan maganda. Hindi. Kung nasa tamang, aabangan ka namin. Okay. Okay, ang daming mga trailers ang lumalabas ngayon sa pinagpipiyestahan po sa digital platforms. Ay. One of my favorites ay yung relasyon. Ay! Ang napakaganda kasi dito sa pelikulang ito ay maraming pelikula. Working girls, relasyon, ano pa? May Sharon Cuneta ng ano tayo dito. Between. Bukas lulod ang mga tala. Pero one of the most memorable so far na aming napapanood po ay yung nakatanggap ka ng tawag, Badet. Hello, Miss Jen. Oo. Ay, talaga? Siguro sinasaya, oy, meron kang role, nakuha ko. Finally, magkakaroon na siya ng taping. Correct. At meron siyang bit role. May dialogue. Tapos masama ang loob dahil ang sabi niya, pero extra pa rin ako. Extra at ang sabi na naman, mo, diyan naman nagsisimula yan. Sis, gayahin mo na lang si Ate V. Si Ate V, lakalakan ng arte niya doon, parang sunugo ng bahay. Isipin mo na lang na ikaw ang nasusunog. Mas lakihan mo, isipin mo ngayon, ikaw mismo yung nasusunog. Sige. Okay. Ayun. And then it proceeds to the scene. Halimbawa, kayong dalawa. Pero ako, I'll play your role. I will play Emil. Ay, Emil. Kayong dalawa, si Ate V. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Sakit ulo niya, sis. Oo nga. Oo. Kuya Boy, nakita mo naman yung ginawa. Correct. Oo, pero huwag nyo lang masyadong ano. Kasi may nakahawak naman dito eh. Diba? Inuuntog. Oo, nakita ko naman yun. Pero gusto ko yung shifting dun kaagad eh. Hindi ba? Napanood mo ba si Ate V? Ang ganda-ganda. Yun. Yun ang gagayahan na. Ang ganda. Napanood ko kahit wala kaming TV. Tapos bigla kang, boom! Ganon. Sige. Action! Emil! Muna, di ba? Sabi mo sa kanya, hindi magaling. Teka, hindi ka magaling. Puro Emil. Ganon. Paano ba kasi? Dapat yung acting mo, humihingi ka ng award. Okay.
Yan, dito na naman ho, Nay Tay Kapuso, maririnig natin kay Eugene, yung nanghihingi ng award acting. Ako na naman. Eh, ikaw na naman yun. Para kayo. Yung dapat. Pero siya talaga yun eh. No, pero ikaw nagsabi na gawin mo yung nanghihingi ng award acting. Okay, ready? Diba? Okay, ready? Guys. Go! Sino na si Emil? Ah, si ikaw yung dalawa. Ako na rin. Isa na po sa front. Ayun. Emil! Yours! Emil! Okay. Emil! Okay. Yung eksena pa lang yun, mga kaibigan, Nay Tay Kapuso, panonoodin nyo na po ang pelikula. Opo, kasi yung sa eksena pong yun, Kuya Boy, talagang ini-encourage ko yung friend ko. Right. Huwag siyang mawala ng pag-asa. Kasi nagsisimula naman talaga sa extra, tapos sisika. Yes. As friends ba kayo sa tunay na buhay, are you that supportive? Naku, sobra. Nako, Ay, ako, alam nyo lang. Alam nyo lang mga ceremony. Alam nyo lang mga ceremony. Oo, pagdating sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pag-ibig na pag-uusapan natin, kahit sa kapiranggot lang. Sa mga decision niya. Yes. Hindi ka natatakot, uge, na tili-tilian nito minsan and vice versa? Hindi. Is that it? In fairness naman dito kay Pokwang, nakikinig naman siya. Nakikinig. Kaya lang minsan, hindi ko na talaga mapulis kasi Uy! Biglaan ko na lang nakikita, naku, galit na naman siya sa okay. mga post. Wake away na naman. Okay, teka muna. In the movie, kayo'y may crush, di ba? Si Romney Sarmenta. Yes. I love that scene na, ayan, may maintenance na, di ba? That scene na may sakit siya eh. Siya. Di ba? Very sick. Go. Oh, it's okay. Sorry ha. Kasi nakalimutan niyang inumin yung medication niya. Are you alright? Are you sick? Very sick. But don't worry, I'm okay. I'm sick too. Diba? Pero itong tanong ko. Magkakasakit, okay. Alang-alang lang sa landi. Take me back to your high school days. As Pokwang and Uge, may mga crushes din kayo. Of course naman, Kuya Boy. Meron. Nakikita niyo pa, hindi na? Hindi. Makapag ng Spirit of Douglas tayo, makita na. Hindi na, Kuya Boy. Medyo matagal-tagal na rin yung high school ko. Halimbawa lang, nanunood. Kuya Boy, gusto lang pong isuot itong wig ko. Ano mo pwede? Kasi parang masanda ka. Halimbawa lamang nanonood yung inyong mga crushes ngayon nung high school. In a very very short monologue, what would you tell him? Ikaw, Poki. Ayan, nandiyan siya. Wherever you are. Oh, Zeus. English na naman. Siyempre, because my boyfriend speaks English very well. And sige nga talaga, translate mo nga to. Ano? Pang ilan kayo sa magkakapatid? Pass. Wherever you are, stay there. Stay there. Ikaw, okay. What is your message? See, ayaw mo pa akong kausapin bilang ka-phone pal. Tingnan mo naman ako. Nakita mo na ako ngayon. Hindi lang basta telepono. O nagsisisi ka, no? O gusto mo, phone pal na lang ulit. Alam niyo po, isa yan sa nakakatawang eksena. I also love working girls, pero panoorin na lang yan. But now, we're going to do fast talk. Okay? Maraming salamat po dito sa wig na ito. Wala ho akong inaatrasan dito sa palabas na ito. Okay? And our time begins now. Okay, ganda, galing. Galing. Talino, talento. Talento. Pera Awards. Pera. Best Wife, Best Actress. Ano na rin? Best Wife, Best Actress. Best Wife. Your best asset. My best asset, my smile. Yeah. All-time celebrity crush. Joel Torres. Role na tatanggihan mo. Role na tatanggihan ko, wala. Oo, hindi. Gagawa ng teleserye. Oo. Oo, hindi. Na-insecure sa co-star. Ay, hindi! Oo, hindi. Naniniwala sa forever. Yes! One word, describe Pokwang. Strong. Poki. Maganda, sexy. Maganda na lang. Gwapo, mayaman. Mayaman. Career, lalaki. Career. Your best trait. My best what? Characteristic. Trait. Ugali. 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 Maawain ako eh. Role na pinapangarap mo.
Police. Oh, oo hindi. Magka-boyfriend ng AFAM. Hindi. Oo hindi. Makipagrelasyon sa mas bata. Eh, hindi. Oo hindi. Bitter pa rin sa ex. Middle. One word. Describe uge. Ah, intelligent. Bubuo kayo ng trio. Sino ang pangatlo? Ay, dala sa ala. Sa inyong dalawa, Aileen, nanonood ka, makinig. Bubuo kayo ng love triangle. Sino ang leading man? Keanu Reeves. Pilipino. Yolo. Or Ding Dong Dantes. Alden. Choose mo ba tayo sa Alden? Okay. Lights on, lights off. Lights off. On na lang ako. Para makita happiness or chocolate? Chocolate! Happiness. Best time for happiness? Morning. Maraming pera! Isang tanong best para sa isa't isa. Ano ito? Pero malalaman natin yan sa pagbabalik. What do you wanna ask each other? And then, Uge, sabi mo you believe in forever. How happy are you? Ikaw ba? Nagdududa ka na ngayon sa kapangyarihan ng pag-ibig ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. You know, off-camera, we were talking about June Lana, ang director po ng Becky and Badette. June, I just want to say, on national television, na ang husay mo na director. Diba? Mataba. Ano ang pelikula? Para lang, hindi ho ito lahat kami nagbabardagulan ho. The film has a message. It has a story. What is it about? Ang characters namin dito ni Pokwang ay talagang tunay na magkaibigan na hindi nag-iwanan, nagtulungan para maabot yung mga pangarap, pangarap nila. At umabot sila sa isang tanong. Gagawin ba natin tong isang bagay na to? Siguradong sisika tayo. Pero marami tayong masasaktan. Yeah. Yan ang katanungan. Yan. Nagkaroon sila ng ganung hamon, pero ang tagal na kasi nilang ape, inaape. Okay. So, tingnan natin, sa desisyon nilang yon, masisira ba ang relasyon nila sa lahat? Or pipiliin nila yon para sumikat sila parehas? Or will they go for redemption? Pagsisisihan ba? Saan ba iikot ito? Yes, ito ay journey ng marami sa atin, di ba? Marami tayong mga gustong marating, pero kailangan lang natin ng push. At nandyan yung kaibigan mo, di ba? Yeah. Na hindi ka iiwan. Pero hanggang saan kayo magkakapitan? Hanggang saan kayo magtutulungan? Madalas yan eh, napaka-Pinoy. Yeah. Malayo nga ang narating mo, pero ang tanong, ilang tao ba ang masasagasaan mo? At yun, sino pa yung kasama mo ngayon? That's the whole challenge. Can I make a very special announcement? This is serious po. Okay. This is serious. I have the permission from the producers of Becky and Badette. Hindi pa ho natin napapanood sa December 25 being part of the Metro Manila Film Festival. Ginagawa na po ni June Lana ang sequel. Hindi ho nila alam. Yes. Direct! Ginagawa na ang sequel. So really, congratulations. Hindi talaga nagpapahinga ang utak mo. At maraming salamat sa inyong tiwala. Sabi nila, we will only have that announcement on Fast Talk. Yeah. Wow! Grabe, hindi rin nga sinabi sa amin. Hindi. Kaya, okay, this is about friendship. This is about dreams. Pero pa pala, nakakasama pa kita, aruray ka. This is about love. Let's talk about love. Ikaw ba, Pokey, at this point in your life, buo pa rin ang paniniwala mo sa pag-ibig? Oh, lalo andyan yung mga anak ko. Pag-ibig sa mga anak siguro. Naman. Hindi, yung pag-ibig sa lalaki, halimbawa. Mula muna. Uh-huh. Mga 24, sinabi ko naman lagi sa kanya, magpo-focus ako sa negosyo. Uh-huh. Yan, yun muna ako magpo-focus. Magpapayaman ako. Yan, yun muna Tito Boy. Tapos yung mga anak ko, yan, oras para sa mga bata. Okay. Eh, halimbawa, dumating si Albert Martinez sa buhay mo. Paano ba to? Bigla ka! Bigla ka! Bigla ka! Bigla ka! Bigla ka!
klase yan yan eh. O kunyari umuulan, bagyo, tapos kumatok na gano'n. Tapos, ay, Albert, napagano'n. Diyos ko, Albert, tapos Tuwalya, tuwalya! Masasabi mo bang, nangako kasi ako, one year, two years, hindi ako iibig. Kaya mo yun. Basang-basa si Albert. Matulog, katabi mo, lamig, gano'n. Aray, katuloy ka! Wala lang maraming ano-ano, Albert Martinez. Tsaka umuulan eh. Tsaka umuulan, Diyos ko, magkasakit pa. Ako pa, masisi. Okay, if you were to give Pokey, base sa iyong karanasan, a piece of advice na may kinalaman sa relasyon, pag-aasawa, ano yun? Ang piece of advice ko lang sa kanya, huwag siyang sumuko. Kasi hindi naman totoo yung sinasabi na, kaya ko, ako lang mag-isa. Darating ang panahon na yung dalawa mong anak, magkakaroon sila ng sarili nilang mga pamilya. At gusto ko, at siguro pati ng iba mong mga kaibigan, na may kasama ka din. Importante din na may kasama kang tatanda, mag-e-enjoy sa buhay, sa lahat ng pinagsumikapan mo. Mayroong totoong magmamahal sa'yo. Si, salamat. So, dadating yan. Thank you. Pinadadasal ko din naman yan. Pero may kasama ako, hindi mo lang nakikita, buksan mo yung third eye mo. Ah, sige. Hindi. Siyempre, dinadasal ko rin yan. Kung hindi rin lang galing sa kanya, wag na. Becky and Badette is also about lies. It's about dreams, mga pangarap, katulad ng pinag-usapan natin. Sa inyong buhay ba, meron bang manageable, meron bang mga kasinungalingan na pwedeng mapalampas? Or are you absolutely against lying? Depende siguro, no? Kung anong klase ng lie. Kung ano yung reason niya, bakit siya nag-lie. Siguro meron mga dahilan bakit tayo nagsisinungaling sa ngayon. Pero asahan mo, hindi yan maitatago habang buhay. Next week, next month, ilalabas mo rin yan. Para rin sa sarili mong kaluwagan yan eh. Not even just because yung parang, para hindi nila isipin na nagsinungaling. Hindi, ikaw din. Alam mo sa sarili mo, nagsisinungaling ka. Correct. Hindi ka rin makakatulog eh. Tsaka make sure kung natanggap ko yung pagsisinungaling mo, siguro din yung tanggap ko yung reason mo bakit. Yung sama ng loob, halimbawa, ng mga pinagdaanan, high school, di ba? Meron ka talagang mga tao na nakasalubong na minata ka, inalipusta ka. Are you easy to forgive yung mga taong ganyan? Ako sis, madali naman akong magpatawad. Ako? Ikaw po. Yung inalipusta? No, halimbawa, mean girls. We're talking about people who were mean to us. Marami ako naranasan noon nung mga bata pa, nung nagtatrabaho ako bilang OFW, pero wala na yun. Mm-mm. Carry na yun. Kasi nakita ko naman how blessed I am now. So, at ikaw ang mabibigatan, di ba? Correct. Blessed naman na yung buhay ko. Okay na yun. Pero nung time na nangyayari yun, yung parang ina-apik ka, parang iniisip mo sa sarili mo, grabe naman tong mga to, porket mga mapuputi. Ay, di naman, mga mistisa, tsaka mga mayayaman. Di naman mga ano, di ba? Huwag naman ka-evoke ha. Of course. Mga mistisa. Siyempre, kasi lagi silang merong mga latest na laruan, gano'n. Sa school, tapos yung game nila magaganda, mataas. Yung mga game and watch nila, dala-dala nila. Tapos ikaw, wala kang madala. Tapos yung uniform mo, isa lang, yung mga gano'n. Tapos pinatunayan pa nila na isa lang yung uniform ko kasi sinulatan nila ng ballpen. Para may marka. Kinabukasan absent siya dahil dahil sa ako din naman sis, naranasan ko yung wash and wear. Okay. Naranasan ko yung uniform ko ng high school. Our 18 minutes. Kinabukasan, nakita pa rin yung ballpen. Tapos sabi, isa lang uniform niya. Correct. Imbitahan natin sila lahat na manood. Doon sa mga nagsulat sa ballpen na namin uniform na naglagay ng December 25. Yan. Sa mga nangapi sa atin. Nangapi sa atin nung high school na sinabi isa lang ang uniform. Tapos ganyan. Ngayon, madami akong damit. Ang dami ko pang ribbon. So that's December 25. Betty and December 25, Becky and Badette po. Directed by Direct June Lana. Ayan, kasama ko siyempre, napakaganda. Supportahan po natin ang lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Tara po, pasok po tayo sa sine. Unahin po natin ang comedy, Becky and Badette. Sigurado ako makakakita ako ng pila. At inuulit ko po, may sequel na po ang Becky and Badette. Bilang pagtatapos, let's go to that prayer. Lord, save us. Pero yung may gigil. Sabi mo nga, di ba? Ready? 3, 2, 1, go! Lord, save us! Nice! Tay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan. Stay kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Do one good thing a day. Let's make this world a better place. Goodbye for now and God bless.